Eto na ang paghihigante ni Kai Sotto at ng Koshigaya Alphas versus Sun Rocker Shibuya sa kanilang rematch. At siguradong makukuha na ng Koshigaya Alphas ang kanilang panalo dahil for sure maghihigante na si Kai at hindi lang kontra Sun Rocker Shibuya, kundi kailangan ng mag-back-to-back track ang kanyang laro. Kailangang iangat ni Kai ang kanyang laro katulad ng nakasanayan na siya ang main man ng kanyang team at go-to guy. In the solitary win ng Alphas, ay gumawa si Kai Sotto ng 22 points and 10 rebounds, kaya ito ang kanyang kailangan upang madadala niya ang Alphas sa pangalawang panalo. At yan ang ating pag-uusapan in this video. Mga ka-basketball, ito na ang pinakahinihintay na rematch. Game day na naman at siguradong matindi ang laban na ito. Ang Koshigaya Alphas at si Kai Sotto ay babawi at maghihigante kontra sa Sun Rocker Shibuya. Ito na ang pagkakataon ni Kai na ipakita ang kanyang lakas at determinasyon para makuha ang kanilang ikalawang panalo ngayong season. Kaya't samahan niyo ako hanggang dulo dahil titindi ang aksyon. Bago ang laban, marami ang nagtatanong. Makakabangon na ba si Kai Sotto matapos ang ilang mga tahimik na laro? Alam natin na ang naging laro niya kontra Sun Rocker Shibuya sa kanilang unang matchup ay hindi katulad ng inaasahan natin. Well, nakakapanibago nga na makita ang isang Kai Sotto na naka 1 point lang. Pero alam naman natin ang kakayahan niya at tiyak na hindi ito tatanggapin ni Kai ng basta-basta lang. Alam ni Kai at ng kanyang kupunan na malaki ang nakataya sa laban na ito. Hindi lamang ito tungkol sa puntos o panalo, kundi ito ay tungkol sa pagbabalik ng kanyang pagiging leader sa loob ng court. At sigurado tayo na alam din ni Kai ang lahat ng expectation ng kanyang mga taga-suporta. Kaya ngayon, isang all-out game ang inaasahan mula sa kanya. Ito ang pagkakataon na bumawi siya at ipakita na siya ang tunay na main man ng Koshigaya Alphas. Ito na ang rematch na ang daming nag-aabang. Sa unang panalo ng Koshigaya Alphas sa season na ito, hindi natin malilimutan ang performance ni Kai. 22 points and 10 rebounds. At yon ang kailangan nilang ulit-ulitin para makakuha pa ng maraming panalo. Kaya sa laban ngayong araw, aasahan natin na si Kai ay babalik sa form na iyon na maging agresibo at matapang sa pag-atake, pagkuha ng rebounds at pagpapakita ng liderato para sa kanyang team. Kailangan ni Kai na maglaro bilang isang go-to guy. Hindi lang basta sa score o rebounds, kundi kailangang maramdaman ng lahat ng manonood, pati ng kanyang mga teammates, na siya ang core ng team. At sa kanya magsisimula at magtatapos ang bawat play. Sa ganitong laban, kailangang umabot si Kai ng higit sa 20 points and 10 rebounds para talagang madepensa niya ang team at may pakita ang husay niya kontra sa Sun Rockers. Alam naman natin na ang Sun Rocker Shibuya ay hindi magpapatalo ng basta-basta lang. Matindi rin ang kanilang depensa at may mga magagaling na players na kailangang harapin ng Koshigaya Alphas. At dito masusubok ang team at lalo na si Kai. Kung paano sila mag-adjust sa laro, paano nila babantayan ang Sun Rockers para hindi sila makalamang, at paano ipapakita ni Kai na handa siyang ipaglaban ang panalo. Sa darating na laro, masusubukan muli ang galing ni Kai kontra sa kapwa big man na si Josh Hawkinson, na siyang kinatawa ng Japan sa kanilang national team. Ang matchup na ito ay hindi lamang basta-basta dahil pareho silang may reputasyon at kilala bilang mga pangunahing sentro ng kani-kanilang bansa. Si Kai bilang sentro ng Gilas Pilipinas at si Josh naman para sa Japan. Ang pagtatapat ng dalawang players na to ay magiging mabigat, hindi lamang para sa kani-kanilang mga kupunan, kundi pati na rin para sa kanilang mga karera. Si Kai na may angking taas at husay sa shot blocking at rebounding ay tiyak na magbibigay ng hamon kay Hawkinson. Samantalang itong si Hawkinson, na kilala sa kanyang versatility at lakas sa ilalim ng ring, ay susubukang i-challenge ang bawat galaw ni Kai.
Sa ganitong klaseng laban, makikita natin kung paano nila gagamitin ang kanilang talento at diskarte upang magdumina sa kanilang tunggalian at maiangat ang kanilang kupunan. Ito ang klase ng match-up na gustong makita ng mga fans. Isang labanan ng dalawang promising talents mula sa Gilas at Japan na parehong may puso at determinasyon sa bawat laro. Ang match-up nila ay parang tunay na paghaharap ng mga higante. Matinding presensya sa ilalim ng ring at masiglang laro mula sa bawat kupunan. Ang mga fans at mga taga-suporta ni Kai ay inaasahan na makikita nila ang classic Kai Sotto, matatag, mataas tumalon para sa rebounds at may angking talino sa pag-execute ng bawat galaw sa loob ng court. Ngayon, ito na ang oras ni Kai Sotto. Game day na at ito ang paghihigante. Napakalaki ng pressure pero kasama rin yan sa buhay ng isang basketball star ang ganitong klaseng laban. At si Kai handang-handa na para sa rematch na ito. Siya na ang inaasahan ng kanyang kupunan at ang pagbabalik niya sa form na nagpapabilib sa atin ay isang napakagandang bagay para sa kanyang career. Isipin niyo na lang ang emosyon, ang excitement na makita si Kai na nagdadala ng panalo para sa kanyang kupunan. Kaya't mga kabasketball, anong fearless forecast nyo? Mananalo na kaya si Kai Sotto at ang Koshigaya Alphas? Ilalabas na kaya niya ang kanyang A-game para talagang maipanalo ang laban kontra Sun Rocker Shibuya? For sure, maraming aabang sa laro na ito. Kaya't i-tune in na natin at suportahan ang ating pambato. At salamat mga kabasketball sa pagsusubaybay sa ating update. Talagang nakakapanabik ang rematch ng Koshigaya Alphas at Sun Rocker Shibuya. Abangan natin ang mga kaganapan at magdasal tayo para sa isang matagumpay na laro para kay Kai Sotto at sa kanyang team. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng updates kay Kai Sotto at sa mundo ng basketball. Kita-kit sa susunod na video mga kabasketball! ブロックしましたね。ただファウルが鳴っています。いや、ショットクロックは残り7秒です。裏にパス通る、カイソット決め切りました。ポイント持っていけるか。あっとカイソットのこれ2ポイントになる。2ポイントをここは狙っていく。あっとか。残り1分30秒。おお、カイソットこれは不利になりました。ダンクです。とここはブタイブスのマッチアップ。中、おお通った。したそして回っても、うわー。自分で出していったんですから素晴らしい。また2人じゃ。そしてまたけるうわぁまた2人だ。ハンマー乗っかったっまた2人じゃ。そしてまたけるうわぁまた2人だ。ハンマー乗っかったっけ。2ポイントをここは狙っていく。あっとか残り1分30秒。おぉ、カイソット、これは不利になりました。ダンクです。